Ay, yung time na yun, kuya, na sinasabi ninyo na lagi kayo nasa labas, ano yung ginagawa ninyo sa labas? Nasa trabaho ka ba? Ano ba yung, ano mo, kuya, pinagkakabalahan sa labas? Ano lang, baga, nalulog na ako mga bisig na alak, baga, baga, parang, wala na akong naintindi na yung sarili ko na lang. Ah, so ibig sabihin pala, tatay, kumbaga nalulung ka sa bisyo. Okay? Bakit po, tatay, nangyari yung ganon? Bro, tatay, yan, nangyari yun talaga sa mga ano yung sarili ko sa nagumo na talaga sa bisyo. Sabi ko, bahala. Saan ang bahay mo? Dito? Ito mismo bahay ninyo? Paano kayo natutulog dito? Ah, sa baba? Ah, okay. Pwede tayo ang pumunta doon sa bahay ninyo, tatay? Okay. So yun, mga kalingap, kaya tara, samahan nyo kami at punta natin itong bahay ni tatay para siya po ay makausap natin. Kasi kanina po pagdaan namin dito ay nakita namin siya na nakaupo dito sa lugar na yan. At hanggang sa pagbalik namin, nakita pa rin namin siya na nakaupo sa ganyang lugar. Kaya minarapat ko po na daanan para makakwentuhan po siya. Tara mga kaibigan, mga kalingap. Ito po aming daanan niya. So yun, mga kaibigan, mga kalingap, ayan, may mga aso pala. Ano yung pangalan niyo? Reynaldo po. Tatay Reynaldo. Ilan taon na po kayo? 55 na po. 55? Kayo po may asawa, no? Dati. At yung asawa ninyo, katabi nyo. Ngayon, so hindi na kayo mag-asawa? Eh, hindi na po. Mayroon na siyang asawa? Sport lang sila. Sport. Kumbaga sa ano, basketball is sport. Ilan taon na po kayong wala ni Mrs.? Mga 5 taon na po mahigit. Ah, mga 5 taon na mahigit. May anak po kayo? Meron po. Asan yung inyong anak? Yung anak namin nasa dalang tasigan po. Po sa may... compound doon sa kabila. Ah, okay. Ano po yan, Tatay Reynaldo? Kasaysayan ng pag-asa po. Ayan, kasaysayan ng pag-asa. Ang pag-asa sa Quezon City. Ah, okay. Ayun. So yan, maganda yan, Tatay, na binabasa nyo, no? May mga matutunan tayo dyan kasi kasaysayan nga ng pag-asa. Ano yung pangalan ni Nanay? Ano po? Rosana. Rosana Rosis? Koray. Koray. Okay. 20 years kayo nagsama ni Nanay Rosana at nakabuo kayo ng 9 na anak at hindi pinagpala yung isa, siya po ay namatay. Tama. So may anak kayo na 8. Sa ngayon, yung 8 ninyo na anak ay may kanya-kanya ng pamilya. Yung isa lang po. Isa pa lang ang may pamilya. So yung 7? Man. Iwaiwala lang naman po kami kasi iba, yung dalawa na tayo. Yung iba na makamagalaan. Bakit po, tatay, nasasabi ninyo na hiwa-hiwalay yung inyong mga anak? So, yung iba, hindi lang po na makakatuloy ito yung aming talagayan. Yung iba, nakipag-ano na po sa aming makamagalaan. Eh, okay naman po yung mga trato ng makamagalaan. Napara naman po sila. Mm-hmm. Kumbaga, kasampahin na, pero pinaparan. Mm-hmm. Okay naman yung mga kaya nila. Saan po yung probinsya niyo, tatay? Probinsya na asawa ko po, yung Samar. Samar? Ah, sa Samar. Pwede naman kayo umuwi ng Samar, tatay. Ipunin mo yung mga anak mo doon para... Di ba, mga kaibigan, oh, mga kalingap, mga kababayan, oh, napakasarap sa pakiramdam na yung mga anak mo, buo. Kasama mo, lalong-lalo na, sinasabi nga ni tatay, na yung kanyang mga anak is wala pa naman mga pamilya, no? Siguro mas maganda siguro, ako mismo magsasadya sa iyo, tatay, na sikapin mo na mabuo yung mga anak mo. Mapagsama-sama mo yung mga anak mo. O pwede ka sigurong
gumawa ng paraan para makauwi ka ng summer sa lugar ninyo para maipon ninyo, maipon mo yung mga anak mo. Na kumbaga magabayan mo, 'di ba? 'Di ba ng mga kaibigan, kailangan ng mga bata yung gabay ng isang magulang na nasasabi nga ni tatay na ano na sila ng kanyang asawa, hiwalay na at may isang pamilya na rin yung kanyang asawa. At ang maganda pa dito mga kaibigan, mga kababayan, mga kalingap, no? Naging spot sila. Si tatay nandito at si nanay nandoon. Sa isang kumbaga dingding lang ang pagitan, no? 'Di ba mga kaibigan, mga kalingap? Dingding lang ang pagitan. Yan, dingding at kortina ang pagitan. Pero si nanay pupunta, ibig sabihin, pag nagkukusina ka tatay, dadaan ka sa kanila. Para sa akin, suggestion ko talaga na ulitin ko, hiwalay na kayo ni nanay at ito nga sports kayo. Pero para sa akin, ikaw, padre de familia, maipon mo yung mga anak mo. Eh, anong naging dahilan bakit kayo nagkahiwalay ni nanay? Siguro po sa kukulang ko rin. Ay, ibig sabihin, pabayaan ko sila. Kumbaga, inamin mo sa sarili mo na mayroon kang nagawang pagkukulang sa pamilya mo, sa mga anak mo, at lalong-lalo na kay nanay. Ano mga pagkukulang na siguro naman eh, pinagsisihan mo sa ngayon? Pwede po ba natin, kuya, malaman? Kaya ako sa akin, mga isang linggo, kasi ng bahay. Yun nga, palagi ako lang sa ano ba, Ah, yung time na yun, kuya, na sinasabi ninyo na lagi kayo nasa labas, ano yung ginagawa ninyo sa labas? Nasa trabaho ka ba? Ano ba yung ano mo, kuya, pinagkakabalahan sa labas? Ano lang, mga nalulugna ako, mga bisnala, mga parang wala na akong naintindi na isa sa iyo. So, ibig sabihin pala, tatay, kumbaga nalulungka sa bisyo, okay? Ano yung nararamdaman mo na nakikita mo, nadadaanan mo? Nag-uusap pa rin po ba kayo ni nanay? Ilang taon na yung ganitong sitwasyon ninyo dito, tatay? Kaganyan ko nga siguro mga 3 taon na pumula pa doon sa kabilang pinalis kami rin sa mukhaan. So ibig sabihin, doon sa dati nyo tinitirahan, ganito na yung sitwasyon ninyo. Tapos paglipat nyo rito, ganito pa rin yung naging sitwasyon ninyo. So yun nga mga kaibigan, mga kalinga, panghiling ko dito kay tatay Reynaldo, yung mga anak niya. Yung mga anak ninyo, tatay, wala ba kayong napapag-usapan na kahit na hiwalay na kayo ni Nanay Rosana, wala ba kayong napapag-usapan na tungkol sa inyong mga anak? Kasi yun po yung pinaka-importante, yung inyong mga anak. Kaya din po ako gano'n ako ng kahit kawan, hindi pa. Pero wala po ba kayong plano na umuwi na lang ng probinsya? Plano ko kasi, hindi ko rin po ano yung buhay doon. Kasi, maganda tayo. Mabibigat po ang trabaho sa probinsya. Oo, sa bagay. Trabaho nga po, mabibigat. Hindi ko bakit yung mapakayaan. Oh, so yun, tatay, sige, ganun na lang, tatay, kung ano yung, basta, ang ano ko na lang sa inyo, suggestion ko sa inyo, tatay, sana, magawa ninyo ng paraan na yung inyong mga anak ay mapagsama-sama ninyo, no? Yun yung pinakamaganda, kasi ako po ay tatay din, hindi ko po hinayaan na yung aking mga anak ay malayo sa akin, lalong-lalo na, sabi nyo nga, wala pa naman mga kanya-kanyang pamilya, no? Ang pinaka-importante talaga dyan yung mapag-isa sila. Kung kaya nyong gawa ng paraan, okay? So, ngayon, Tatay Reynaldo, mayroon akong konting ayuda para sa iyo, no? So, yun, Tatay Reynaldo, tanggapin mo po ito, na?
Yan. Maraming salamat po. So yan, Tatay Rinaldo, maraming salamat sa pagpapaunlak mo sa amin ng kwento ng iyong buhay. No? Dasal ko po na maging maayos na yung iyong mga anak at mapagsama-sama mo yung mga anak mo. Okay? At yung sinasabi mo na pagkukulang mo sa mga anak mo, lalo-lalo sa asawa mo, nakalipas na yon. Ngayon, gawa natin ang paraan kung paano may babangon muli, lalong-lalo na yung parte sa mga anak mo. Okay? At kung hindi mo man sila mapapagsama-sama, sana magkaroon ka ng mga komunikasyon sa kanila para at least malalaman mo kung ano yung mga kalagayan nila. Okay? So yan, mga kaibigan, mga kalingap, mga kababayan, sa ating mga viewers dyan, maraming salamat po sa inyong lahat. At nagpapasalamat po ako sa ating sponsor na si Ate Joanne Domingo, yan, YMBC TV. Maraming salamat po sa iyo at support po natin yan. Nanay Pa Samutsari, maraming salamat po. Larina Dana, maraming salamat po. At sa buong team Kalingap, nasa incubator po, maraming salamat po sa inyong support. Ate Lani Carmelotes, maraming salamat po sa inyong support. At lalong-lalo na kay Elmer Music Lover, na siya ang ating cameraman sa ngayon, okay? Maraming salamat po sa inyong support lahat, guys. Ate Angge Pareha, shoutout po sa iyo. Hana Vlog, shoutout sa iyo. At maraming salamat po umuli. Lagi po sinasabi ni Tatay na huwag po natin kakalimutang magdasal sa ating mahal na Panginoon, kasi siya lamang po ang ating sandalan sa ating buhay, sa ating pamumuhay, at lalong-lalo na sa ating pamilya, okay? Maraming salamat, guys, and thank you. Bye-bye.